Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay January 6, 2023. So hindi maganda yung close ng market natin. Nagkaroon po siya ng medyo malakas yung profit taking, negative 1.38%, and then ang closing, nauntog siya. Nag-close tayo 6,667.97 man. Pero 180 million net foreign buying tayo. So nandiyan pa rin yung ano, mga foreigners natin. Nag-aantay lang ng tamang time siguro para buhatin yung ating pinaka-index. Pero ngayon, karamihan ng mga blue chips natin is nag-drop dahil nga malaki nga po yung drop ng ating PSCI. Pero yung mga individual stocks natin, marami naman sa kanila is tumuloy po yung mga galawan, especially dito sa mga small caps po natin. So si Home natin, nag-up siya ng more than 5% or 8% ba for today's trading. So may nagtutulak talaga ng price niya. Congrats doon sa mga nakapag-hold sa kanya kahapon. Tapos si Apollo natin, ayan, so bumawi ulit siya, 15.15%. Tapos, meron ba siya? May konti naman siyang net foreign buying. Tapos si dito natin is market ulit ng 2%. Humila sa index natin, itong si, ano, si ASN. So meron siyang drop na more than 7%. Umapaw pa nga siya, mga more than 8% kanina. Dahil yata doon sa ano, property dividends na ibibigay ni AC natin. Kasi alam ko, ang talagang pinaka main purpose noon is para ma-maintain ni ASN yung 20% na public float niya. So, di ba kailangan kasi sa mga blue chips, at least 20% yung minimum na public float. So, yun nga lang, babahan ng shares. So, nag-profit taking muna yung iba kaysa mabuhusan naman, di ba? So, tapos si FCG natin is nag-up din. So, nag-breakout din. Dami pala nag-breakout dito sa stocks natin today. 6% yung up niya. Tapos sinaw natin is patuloy pa rin na umarangkada yung kanyang galaw kahit na medyo mabagal. Pero parang araw-araw is puro green yung ano, candle natin sa ngayon. So, 2.5% yung galaw po ni now naman natin. Okay? So, very good sa mga trending stocks natin, maliban sa mga blue chips po natin. Okay? So, guys, yung ating disclaimer, yung mga bago po dito sa trading channel natin, as usual, pakibasa po na maigi. Sabi nga natin, yung ating review is for educational purposes lang. So, wag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold mga stocks kasi meron nga pong risk na involved naman po dito sa ating market. Okay? So, weekends na naman di. Aral-aral muna ulit tayo dito para ma-manage po natin yung mga risks natin kapag nagtitrade po tayo dito sa ating PSE market. Okay? So, follow mo din ako guys dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang dito para updated ka sa ating mga trending stocks or kung gusto mo, join ka dito sa ating trading community. So, nag-guide po tayo yung mga kasama natin na traders at investors po dito sa ating PSC market. So, kung hindi mo masyadong alam kung kabisado ko ano yung mga pupuntahan natin na stock, so meron po tayong mga guide na ginagawa po sa ating trading community naman. Okay? So, follow mo din ako dito sa channel natin. Kung nakasubscribe ka, salamat po. And then, check mo na lang po yung ating mga trending stocks. So, maganda yata mag-aral ulit ng mga blue chips over the weekends kasi nga may maganda tayong ano, volume ng net foreign buying. So, yung company reviews, nag-aantay pa rin tayo ng mga bagong IPOs. Profit or loss is yung mga sample trades lang naman natin yan. Tapos yung basic indicators po natin, yung mga ginagamit po natin dito sa ano sa trending stocks review natin. So daily, mga simple lang naman yan. Tapos yung mga fundamentals ng stocks. So ito yung mahalaga kasi kailangan natin ng risk management. Ayan. So congrats pa rin doon sa ano, malakas yung risk. Kasi halimbawa si APL, di ba? Laki ng drop. Pero ngayon, binawi naman niya yung mga previous day na losses. Okay? So follow mo din ako guys dito sa ating Palabi Trader Crypto ko to kung saan nagbablog naman tayo ng ating mga play turn games. Sabi natin yung latest na review 2 days ago is si Spider Tanks natin. So check mo na lang. Gusto mo ng laro, free to play naman yung ano, ni-review natin yan. Okay? So, follow mo din ako dito sa ating Facebook account. Ayan. So, ito po yung pinaka-Facebook account natin. Tapos yung mga posts natin dyan. Meron din dito sa ating Facebook page. Ayan. So, piling ka na lang po yung pa-follow mo. Tapos sa Bodega Peaks, yung ating mga articles dito sa ating website. So, dito sa local markets, sa international markets, at saka dito sa cryptocurrencies po natin. Okay? Tapos, money earners, yung mga side hustles po natin, double check mo na lang po. Siguro, next week na natin lagyan ng ano, mga bagong articles yung pinaka-main na website natin about sa mga side hustles.
So tingnan po natin nangyari dito sa ano sa mga retweet natin na info. Yung pinaka-summary muna natin. So ayan no, very good pa rin naman yung ano net foreign buy na market natin. So meron lang malakas na profit taking kay ASN. So 180.11 million net foreign buying po siya. Kaya lang mapula lahat ng indices natin no. So hindi lang sa ano, hindi lang pala sa blue chips. So lahat po sila is nag-drop ng more than 1%, pinakati naman itong si industrial natin. Nandito yata si ano eh, si ASN natin. Kaya medyo malaki po yung drop ng ating pinaka main na index naman. Okay? Dividend yield, kung malalaki yung mata nyo, so pinakamalakas pala dito si ano ah. Hindi siya naka-arrange kasi si GMA 13%, DMC 10%. Okay. So yun yung mga ano pag naghahanap ka ng ano yung all year round na namimigay ng mga dividends sa PSE market natin. So tama-tama kasi ano, 'di ba? Start of the year ulit. Okay. So ito yung pinaka news natin. Ang dami ko nakita news na na-repost sa kanya. So Robinsons Retail Holdings nag-up naman siya ngayon 1.33% kasi to purchase daw siya ng 4.4% shares in BPI. Ayan, so tutulungan niya si BPI natin. So, andito po yung story niya. Pwede mo tignan dito kay Phil Star. So, double check mo na lang po yan. Tapos, sa PLDT, may namili na naman daw. Acquired 15,000 indirect shares sa company at 1,300. Ayan, so may bumili ulit sa kanya. Robinsons Retail confirms it will purchase 4.4% stake in BPI natin. Ayan. So basahin natin over the weekend yung mga nakalagay dyan. BSP seeks to tighten rules on reporting threats. Robinsons, ayan. So andyan din pala para pareson na post natin. Unemployment fell to 4.2% in November. So very good po yan. Tapos profit taking tayo kanina gawa ni ASN. Sino pa ba? Unemployment eases in November. Ayun o, puro Robinsons Retail Holdings pala yung na-retweet natin. So, ano ba itong nandito kay PhilHealth natin? So, bakit natin siya na-retweet? GJS, drop, Robinsons up, BPI is up. So, yun yung pinaka-major na mga indices natin. Gokong Wei, so ito pa rin, 4.4%. So, siya nga lahat ng ano, nakuha ko na info kanina. UBP finalizes stock rights offering. To trade Asia natin, AP aims to boost renewable energy capacity to 4.6 gigawatts, accounting for half of the 9.2 gigawatts capacity, including thermal assets. AP units gets 20 billion loan, so good para sa kanya. Inflation natin, kahapon nakita natin yan, si Bloom, umakit pa rin si Bloom, ha? Lakas ng galawan niya. So, tall buildings, tall problems. Kung naghanap kayo ng mga articles about sa ano stocks, so tingnan natin yan. Quick date, AP gets loan for renewable projects by Bond Corporation, agreement with Cleantech Global. RFM Corporation, preliminary unaudited figures showed an 18.5% drop in its net income. Tapos si Mayor on US Solutions Incorporated to acquire Meralco, isa kay public transportation business. Tapos may trade natin, Globe widens 5G coverage. Union Bank sets SRO price. Okay, so ito na rin yung mga nabasa natin kanina. Sa mga REITs natin, tingnan natin to. Ano ba summary dito? A-REITs pa rin yung ano, pinaka-winner. Si Prito, nag-up na siya. Hindi natin napapansin ha. Ayan o, 6.7%. Pero this year, andito yung mga dividends nila. Ang taas ng dividends niya, ano, ni Prit natin. Si B-REIT is 8.7%. Yung kay Mr. Villar na stocks. So mataas yung ano yung dividend yield niya kasi mababa kasi yung ano yung mga prices po nila. So the BSP raised the volume offering in the TDF auction to 390 billion. Tapos Billar stocks pumping oh, led by Medic natin kahapon niya to na summary. Tapos ito yung isa sa catalyst natin kaya medyo bagsakan tayo ngayon, kulela tayo. Doon sa bandang US is drop na naman po yung kanilang mga main na indices natin, you know? So nag-drop na more than 1% naman. Okay? So, yun lang yung ating mga na-retweet for today. So, congrats sa mga ano talaga. Yung mga meron. So, kung medyo nasakyan mo yung ibang galawan kahapon, tapos yung trending stocks natin naman ngayon. So, grabe, lalaki ng binibigay na earnings po ngayon ng ating market. So, very good. At least kahit pa paano, maganda yung overall picture po na ano, first week ng trading natin dito sa
PSE market naman. Okay? So medyo nakabawi tayo ng konti kasi nagkayatan yung ano eh, majority po ng mga stocks natin. So guys, yung ating Patreon channel sa mga gusto pong sumali dito sa ating trading community, sabi ko sa inyo. So meron tayong mga videos dito, may mga guides, and then meron tayong trading community. So pwede ko pong sumali. So kung medyo nahirapan ka sa trading sa PSE market, ayan, so sali ka lang po dito sa ating trading community. So may mga levels naman yan. I-double check mo na lang po. And then, ayan, kung gusto mo, is pwede mo rin naman siya i-try. Okay? So, tingnan natin si 2Trade Asia. Refresh lang natin to. Ayan. So, umaga pa lang, laglag na yung, ano, yung pinaka-market natin. Hanggang sa second half, nag-pause ng konti. Tapos, pagdating na closure, is dumiretso na pabagsak yung ating market. So, nag-drop tayo, negative 1.38%. Ang daming stocks natin yung tinamaan dyan. 5.07 yung ating trade value, pero net foreign buying tayo na 180 million. So, sino kaya binayback nila dito? So, tapos makita mo is more than 1% yung drop lahat ng ating mga indices. Kukunti lang yung green, so Metrobank, BPI, Converge, EMI, at saka si Merlang. Tapos dito, ang dahil bumagsak. So, nangunguna si Ali, ASN, si Tel, BDO, nag-drop din pala. Tapos si Jollibee, nag-profit taking. So, parang kinain din nila yung ano ha, yung mga gains natin kahapon dito sa mga stocks po natin. So anyway, ayan, siguro very prone na nga sa profit taking yung ating mga stocks kasi maganda nga yung galaw natin for the last 2 to 3 days ng trading natin for the first week of January naman. Ayan. So tingnan natin yung ating stocks, yung mga winners for today. Si Apollo, grabe oh. 15%, si Home, meron pa pala. 8.33%, tapos si FCG, ba? Ito, nag-breakout, di ba? Nag-trending. Si PXP, bumawi din, di ba? Bearish tayo sa kanya kahapon. So, congrats, at least kahit pa paano, nabawasan yung mga losses. Si dito natin, is patuloy pa rin na gumagalaw yung ating price action. Siyempre, yung losers natin, nanguna dyan si ASN, more than 7%. The rest is mga penny stocks yan. So, kahit isang trade lang naman yung iba dyan, eh, nagdi-drop ng more than 10%. Si Lan, nag-drop siya 4% to go. Si Max, hindi na napapansin si ano eh, si Pizza saka si Max natin, di ba? Dati ang ganda i-trade mo ngayon eh, pero ngayon wala. So medyo dense. Si Balay, nag-drop din siya ng 3.39%. Si PLDT, nag-drop ng 2.74% naman. Okay? So yun lang yung ating mga traded stocks, mga pinaka-active saka losers dito sa ating PSE market. Tingin po tayo dito sa ating chart. So medyo nauntog ha. Medyo bullish tayo, no? Sabi natin, 6.8 yung ano, eh, bubutasin natin. So, baba natin ng konti kasi medyo nauntog si index natin. Tapos, tingnan natin next week kung may galaw si PSE kasi nga, meron pa rin naman siyang ano, net foreign buying, di ba? So, hindi tayo masyadong worried sa market ngayon. Hindi kagaya siguro dati dito sa area na to kasi puro ano to eh, net sell to. Ewan ko kung tanda mo tong time na to. Tapos ngayon is puro ano naman tayo, di ba? Net buy. So, hopefully, mag-bounce tayo malapit dito sa MA20 kung meron pa rin tayong drop dito sa PSE market buy next week naman. Ayan. So too early to say na ano na tuloy-tuloy na babagsak na yung index natin kasi wala pa naman masyado malinaw na pagka bearish yung ano yung buong market. So nagre-recover pa rin yung ating MACD at then yung RSI natin is okay pa rin naman yung trend na nakikita po natin sa kanya. Okay? So tingin tayo sa US market. Ayan. So hindi natin masyado mag-gauge yung US market ngayon, no? Kasi pag futures okay siya pero after ng trading natin hindi maganda yung kanilang result. Ayan, so laki ng drop kahapon. Pero ngayon, parang may bounce siya ng konti. So, nagbabounce po dito sa bandang Asia, dito sa Europe. So, medyo green sila ngayon. Kita mo dito sa bandang kanan natin. Tapos dito naman sa bandang Asia, halos okay din naman, no? So, sa ano, Thailand talaga yung ano, malakas yung drop for today's trading. At saka itong si India. Pero sa Philippines, di ba, more than 1% yung drop natin. 1.38%. So tayo lang yung mahina dito sa market natin. Pero anyway, di ba nag-up naman tayo kasi ng 0.6% kahapon tapos 2% nung nakaraang araw naman. So binabawi lang ng market yung galawan po niya. Okay? So cryptocurrency, so mukhang mapula tayo ng konti ngayon. May mga nakita tayo na red dito. So dahil pa rin negative news dito kay ano ha. Kay pati ito si Binance, yung mga meron pa rin ako nababasa na nagko-collapse pa rin ng mga ano eh, mga crypto firms. So, konting ingat na lang sa mga cryptos natin during this time. Although, hindi naman na siya bumabagsak below na 16K si, ano, si Bitcoin natin. So, anyway, manage mo na lang po yung risk kapag
pumapasok ka po dito sa ating mga cryptocurrencies naman. Okay? So, yun lang yung nakita natin na summary. So, mabilis yung, ano, yung review natin yata today. So, unahin natin si Home. So, congrats sa mga napa-home. So, dapat pala kahapon yung ano natin, no? Ayan. So, na, hindi na niya naantay na magkaroon ng flag kasi normally ang pattern niya na gano'n siya, nagpa-flag formation, di ba? So, ang ginawa niya, nag-double test kanina dito sa previous low. Ayan, no? Sakto, no? 1.87, nag-retest siya. Then, marakada na yung ating pinaka-candles naman sa kanya. So, mukhang papunta nga tayo dito sa ano, 2.25. So, congrats po yung mga malakas na loob na hindi pa nag-TP kahapon. Ah, okay. So, halos ganun din naman. Bumalik lang siya doon sa ano, pinaka-peak natin sa kanya. So, very good pa rin yung ating indices or rather yung RSI natin sa kanya. Tapos, yung ating pinaka-MACD formation. No? Parabolic na yung, ano, yung kandila. So, medyo mahirap ng ano, lagyan ng trend siya. Nilihat. So, eto na. Eto na yung pinaka-ano. Medyo mahina ano dito. Resistance dito. So, tingnan natin. Baka meron naman siyang ano, meron pang galaw by next week na trading. Pero, ang laki na ng recovery na yan. Ha? So, nag-rebound na siya ng, halimbawa, nakabili ka dun sa breakout. 33% na yung binibigay po nitong si Home naman natin. Okay? So, ganda. Nanggalawan ng mga stocks natin ngayon. Ha? So, sabi nga nila, yung iba, nakabawi na daw sa ano, tuition fee. May mga nabasa ako dun eh. Dun sa bandang Investa. Kasi yung iba nakasalo din dito kay Home naman natin. Okay? Tingnan natin yung galaw niya. So, meron siyang 8.33% na glove for today's trading natin. So, very good. Net foreign buy tayo na 5.4 million. Tapos si Call FMS ang buyer at saka Call BDO yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. So, balik tayo sa bullish. Akala ko magkakaroon muna siya ng retest na magpa-flag muna siya eh, parang yung ginawa niya dito bago siya marangkada ulit. Pero, ayan. Hindi kasi maganda yung blue chips eh. Walang mapunta yung mga traders natin nag-concentrate dito sa mga small caps na stocks natin. So, wala tayong nakitang catalyst. More on price action po yung mga galawan natin, especially dito kay APL, di ba? Tingnan mo nga naman. So, binomba ulit siya after mambomba dito, yung dalawang big candle na yan. Gano'ng kalaki ba to? Mga 40% pala, no? Dalawang araw lang si, ano, si APL na, natin. Tapos ngayon, binomba ulit siya. So, gano'ng kalaki ba yung galaw ni ano, APL natin? So, may konting news lang siguro si, ano, si APL mismo, no? Talagang ano, pipitikin si ano itong stocks natin. 15.15% ang kanyang gain for today. Net foreign is maliit, 200K. So, tayo-tayo lang yan ha. Papa call ang buyer and then papa APS yung ating pinaka-main seller. So, lakas ng kandila. Lagay ulit natin dito sa 0.04 dito sa pinaka-previous na resistance. And then, tingnan natin, wag lang sanang gap up. Tapos, daw G ulit yung makita natin na inverted kay APL natin, di ba? So, si Now lang yata yung ano eh, nagka-inverted hammer na ano eh, malakas talaga yung ano eh, yung kandila natin. So, anyway, meron siyang trend ngayon na pinapakita kasi may higher low. So, tingnan natin kung ito yung sundan niya. Ilalagay ko lang ito, iwan ko lang tong ayaw mag-guhip. Iwan ko lang tong drawing na to. So, pero kayo pa rin mag-interpret kasi baka masyadong bullish yung ano, yung kandila natin na or rather yung trading channel na dino-drawing natin sa kanya kasi ganyan yung itsura ng ano niya eh. Dito sa bandang babae. So anyway, gaya ng madalas kong sabihin, manage mo na lang yung risk mo kapag papasok ka dito sa mga small caps, mga penny stocks po natin. Kasi ganyan talaga, pag medyo nakatiming ka, syempre, tiba-tiba. Pero pag ikaw naman na timingan, tiba-tiba din yung, ano, yung mga naunang nakalabas naman. So anyway, ngayon, dahil medyo malakas po talaga yung, ano, yung kandila natin sa kanya at saka yung volume, so malaki yung chance mag-retest tayo dito sa 0.04. Ayan. So, congrats talaga sa ano. May earnings for today. Mantakin mo, no? Isang araw is 15%. Samantalang sa mga big caps na stocks natin, bago mag 15%, inaabot ng buwan. Ito, talagang isang araw lang yung mga galaw naman natin. Okay? So, dito, okay, ito, nag-inverted hammer din si dito natin. So, gaano kalaki yan yung trap niya? 4% din. So anyway, tingnan natin. Ang laki pa naman ng volume eh. Tapos, nag-stay naman siya dyan. So, di ba dati, bearish din tayo kay, ano, eh, kay Now. Pero, kinakaya naman niya. So, tingnan natin kasi meron volume. So, lakihan ko to para ito yung
makita natin na trading channel. Kasi uptrend, uptrend. Rather, reversal na yung ano, yung direction ni dito natin. Especially, nag-stay siya dito sa above ng MA 100. So, alin ang susundan? Yung 3.34 na pinaka-resistance for today's trading or itong trading channel na dinodrawing natin bago siya magkaroon ulit ng pullback. Kasi naghahanap tayo ng catalyst, wala pa naman tayo makita na bago para dito kay ano, kay dito po natin. Tapos si APL pala, no? Hindi ko nabanggit kanina, may nabasa ako na disclosure. Nagbenta yata yung ano, may ani ng shares dito sa ano, 0.268 yata yung nakita ko sa kanya eh. So hindi siya ano, siguro naging bearish na siya. So medyo lugi din siya, 'di ba? Instead na umakyat ulit yung ano, yung asset no, nagbenta naman sa kanya. So anyway, balik tayo kay dito. So eto na lang muna, nakita natin na trading siya, no? Pwede siguro ganyan para medyo malapit doon sa ano, sa peak natin kanina. And then tingnan lang natin next week kung may follow up pa si dito natin. Pero meron siyang ano, ha, may malakas na volume si ano, si dito natin. So meron ba tayong ano? Pero wala naman 'to net foreign buying eh. Most likely locals lang to. Ayan, oh, net sell siya. Negative 1.5 million. So, nag-up siya for today. Malaki na rin yan. 2.88%. Call FMS ang buyer and then call BDO yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. Okay? So, next po natin si ASN. So, yung isa sa mga lugi natin ngayon. So, alam nyo na yung pinaka-main na reason. Kinain na rin pala niya yung ano, yung uptick niya last time. So, dapat pala nagtipi ka na nung naka 9% ka dito kaya no. Kay ASN. Tapos ngayon, medyo yung balita sa kanya, yung property dividends ni AC, ang gagamitin niya is ASN shares. So, kailangan niya kasi mag-release. Alam ko, yun yung napag-usapan natin last time. Kailangan niya mag-release ng maraming shares para ma-meet niya yung 20% na public float. So, parang yung gagawin niya is property dividends na lang. So, meron tayo ditong disclosure galing kay January 6 pa na, tama, kanina. So, meron siya reminder kanina. Mamimigay siya ng 3 ASN shares per 1 AC common share. So, mukhang malaki din to, ah. So, kaya medyo nag-aalisan po yung ating mga traders po natin dito kay, ano, kay ASN. So, si AC, okay siya kasi libre yung, ano, yung property dividends, diba? Gumalaw ba si ano si AC natin? Tingnan natin yung ano price action ni AC. Okay, so medyo sideways lang si ano. Pero ang ano dito ang pinaka winner natin si AC kasi mamimigay siya ng dividendo sa AC holders, di ba? So magkakaroon sila ng AC shares. Kaya po ganyan, nagre-retest ulit tayo dito sa support natin dito sa MA 20. So anyway, double check niyo na lang po kung medyo marami yung ibibigay niya. Ang problema natin diyan, yung fair value ni ano ASN, di ba? Ano magiging value na lang noon kasi last time alam ko ah yung huling basa ko 5.7 pa yung ano fair value ni ASN natin. So anyway, tingnan na lang po natin by next week kung ano pong galawan ang gagawin ni ASN natin. So marami naman siyang project, hopefully in the near future mag-price in yon para sa dito sa ano sa fair value ni ASN. Baka tumaas naman siya dahil doon sa mga upcoming na projects naman niya. So double check na lang po natin ha. Pag-aralan po natin yung ano, kung magkano yung fair value ni ano, ASN natin. Okay? Next, si FCG. So, maganda yung upsurge ni FCG natin. So, breakout siya. Noong isang araw pa siya breakout. Pero ngayon lang siya medyo malakas talaga yung momentum kasi may nagtulak na volume sa kanya. Yan, pag may nagtutulak na volume is umaarangkada si ano, FCG natin. So, ngayon, magre-retest tayo by next week dito sa main resistance area natin mga 0.7 psychological. Tingnan natin kung kaya niya yan kasi last time, meron siya ang trading range, di ba? Malaki na trading range. So ngayon, dahil medyo nag-breakout, magte-try na mag-breakout dito sa dalawang peak na to, tingnan natin for the coming few days kung kakayanin niya. Maganda, pag mabasag niya kasi babalik siya dito sa IPO price natin, di ba? Medyo malapit na siya o 0.78 or 0.8 yung IPO natin kay FCG. Pero medyo ano na rin siya, medyo overbought na rin siya ng konti, makita mo nakasilip na yung ano yung RSI formation natin. So very bullish, ganun din yung ating MACD formation sa kanya. So bukang-buka yung kanyang MACD, ganda rin ng galaw niya oh. So more than 10% din yung ano eh ginalaw ni FCG natin, di ba? Kung medyo na-hold mo siya. Matagal nga lang pero bumawi din siya. 6.06% yung up niya for today. Tapos ito pala yung may ano, may karga oh. 10 million, no?
Kaya pala pumitik. So, binomba si, ano, si Figaro natin. Pep, Star All ang buyer, and then HDI call yung ating pinaka main seller naman. So, remains to be seen kung kaya niyang basagin yan. So, pero kung may follow-up volume yan by next week, kaya-kaya niya yan eh. 0.71. Last time, wala kasi siyang volume masyado eh. Kaya bumabagsak. Pero mukhang meron na. May dalawang ano dito. Oh, malalaking volume, and then di natin nakita na lumabas siya. So, may nakapondo po kay FCG naman natin. Hopefully, magpatuloy pa rin yung kanyang price for next week. Tingnan na lang natin. Tapos, see now. Okay, so wala pang balita, pero talagang ano, parang gusto pa rin ni now natin. Ha? Tagal niya dito sa ano, overbought. Ilang araw na. Oh. May isang buwan na yan. Mag-iisang buwan na. Oh. So, grabe. 83 yung RSI, pero parang gusto pa rin niyang magkaroon ng breakout. So, anyway, nagre-resist siya ng konti. Pero yung pinaka-flag, ano niya, pataas eh, yung direction. So sa technical side, syempre, pag titignan mo to, malaki yung chance na mag-breakout po siya ng 2.5. Ayan. So, kaya lang, manage mo yung risk, sabi natin, kasi ang tagal na niya dito sa overbought conditions naman natin. So, mali mo, kung may catalyst ulit si ano, now, kaya-kaya niyang basagin yan eh. So, malakas naman yung galaw niya kapag ano, meron siya mga good news na lumalabas naman. Okay, tingnan natin yung galaw is more than 2%, 2.51%. Wala masyadong foreigners. Call Timson na buyer, and then call Abacos yung ating pinaka main seller. So, kung naghanap ka ng support, yung ano na lang, yung hindi siya medyo or medyo parabolic siya ng konti na eh. Nagpa-parabolic siya. Oh. So, tingnan mo na lang yung ano, MA9 as a main support ni ano ni Nao, kasi meron naman siyang momentum. Okay? So, congrats dun sa mga winners natin, sa mga trending stocks. Yung ibang stocks natin binawi, especially mga blue chips, kasi medyo malakas po yung kanilang galawan. Pero sabi natin, optimistic pa rin tayo in the short term, kasi nga meron pa rin tayong net foreign buy na halos siguro mga 1.3 billion dito sa PSE market natin. So hanggat nandyan yan, meron magsusupport ng market natin, and then hopefully kung okay yan, kahit mag-sideways ulit si ano, PSEI, may galawan yung ating mga penny stocks at saka small caps naman. Okay? So, yun lang muna yung ating review for today's trading natin. As usual, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Join ka lang sa membership natin kung gusto mo. Tapos, yung ating crypto ko to, follow mo na lang Facebook account, Facebook page, Bodega Pink Money Earners. Check mo na lang po yung ating Twitter, and then yung ating Patreon sa mga gusto po ng guides sa PSE market. Gusto yung kasabay natin mag-trade dito sa PSE. Check mo lang po yung ating Patreon channel naman. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Happy weekends po sa inyo lahat.